Mga ka-DIY, tayo nagbabalik. At sa ngayon, ang gagawin natin ay ito yung nabili ko na may kaluma ng Mazda Bungo. Sa ngayon, magpapalit tayo ng ito yung master clutch. Yan. Ito, master clutch niya. Yung secondary, medyo okay pa doon sila. Yan. Medyo okay pa, wala pang tulo. Ito wala naman tulo, pero bumabalik yung fluid niya dito sa tangke. Pagka piniga mo siya, babalik, nangulugan. Hindi na kumakapit yung rubber niya. Ang problema dito kasi ito, linagyan ko na ng yung WD-40 and yung mga ito yung nilagyan ko na rin kahapon pa, ewan ko sana matanggal. Balit yung mga gagamitin natin, then and nagdarinin ako ng yabi tubo para dun sa kung anong bawa man di matanggal. Yan. At ito nice, and ito nakapili na ako ng brand new na Master Clutch. Yan, pang Mazda. Bago siya. Brand new. Yan. Ito yung papalit natin. Medyo mahal nga lang kasi kurig na Japan. Nasa ano to? 19 plus. Kailangan pa ako ng 19, and kailangan siguro natin tanggalin muna ito para ma-drain yung fluid para hindi matapon sa baba. Okay, problema ito, wala akong hawak ng cellphone, wala akong holder, kaya sandal ko lang dito habang gumagawa. Ito, nakakuha na ako ng lagayan ng fluid na matatapon, and tanggalin natin ito. Ito kasi dito ma-access natin yung yung tornilyo niya. Labo yan, basta nandun siya, madudukot natin yung tornilyo niya. Okay, tapos ito tatanggalin natin itong post na ito. Ito yan, ito. Okay, so tanggalin natin itong yeah, ito na ang gagamitin natin kasi halatang nasira na siguro ito sa ano, sa yung unang gumamit nito nagtanggal. Yan, sana matanggal na hindi masisira kasi malaking problema ito pagka ito'y naputol. Sama siya. Okay. Iyon. Wag. So, ito na gagamitin natin. Natin. Naman nakisama siya, natanggal. Bigas pa rin. Medyo may kaluma na to. Siguro di pa ito napalitan ng
plaster sa engender na to. Tingnan mo naman ang kalawang niya. Yan, oh. Grabe. Muntik na ako nito ibangga kanina sa ano, sa pagmaniobra ko kasi. Hindi na siya nagka-clutch. Hindi na umaangat yung clutch sa ikot. Yan, tingnan yung mga ka-DIY yung tumutulo sa kanya. Para ng putik. Yeah. Yun. Hintayin mo natin yan na maubos yung laman niya. Eh, luwagan natin yung residua. Ito. Para mabilis tumulo. Yun. Tingnan niyo mga ka-DIY. Parang putik na yung kanyang laman. Siguro maayos pa to kung lilinisin. Pero may nabili na ako ng bago. Kaya papalitan na lang natin ng bago. Okay. Medyo matagal matapos yung ano niya, yung pag drain niya ng ano, ng tawag dito, yung fluid. Hintayin lang natin. Balik lang mamaya. And pag natapos yan, bali, ito yung gagamitin natin na 12mm para dito sa yung bolts niya sa lalim. Ayun, yan yung nakabitan ng ano ko. Yan, kung nakita nyo yan, sa tatanggalin. Tapos yung isa ma-access siya dito. Dito natin siya dadaan. Sana makalas. Si mukhang mahirap. Ayun. Or kuha ako ng didosi na hindi box, hindi ganito, para tumama. Okay. Okay, tanggalin na natin itong anya. Balik 12mm itong gagamitin natin dito. Yan, kumalas siya. Ang problema lang yung banda sa loob, sa taas medyo mahirap. Okay, ito 12mm, nakalawangin na, oh. Grabe ng kalawang, mga busing. Ang isa ang mahirap kasi hindi siya maabot. Ganito talaga gagamitin natin. Tingnan natin kung kaya sa buksan. Matigas. Matigas siya mga ka-DIY. Kuhain natin, ugain muna natin siya para matanggal yung korosyon niya.
Subukan natin ulit. Dami pa naman mga wire dito na baka maputol natin. Tigas. Kalasin ko muna itong mga busing, ha? Okay. Mga ka-DIY, sa loob ng mayigit sang oras ito nga nangyari sa tornilyo bago ko siya nakuha. Yan. Nabilog na siya. Dati na kasing pabilog na siya kaya mahirap na siya tanggalin. And ito yung isa na medyo na rin. Yan o. Kailangan na natin itong palitan. Sumakit yung kamay ko sa kadukot. Ganyan talaga kapag nag-aayos, no? Okay, so huhugutin ko na yung ito na siya. Ito, yan. Kailangan lang kakalasin sa doon sa taas yung hose. Ito yung hose na ito. Kailangan mahugot. Makunat. Mayroon talaga pagka walang holder ng cellphone. Okay. O kaya dito ko lang sa taas sa palasin. Yan, meron din. Ito. Yan, itong clam na ito. Yan, ang kakalasin natin. Okay, so balikan natin. Balik talaga ako pagka nakalas ko na. Okay, so mga ka-DIY, ito na yung nakalas natin. Yan. Pero, siyempre, malamang pwede pa itong ayusin, kaya lang tingnan mo naman ang itsura niya. Yan, oh. And ito yung bago. Ito. Yan. Ito ang ipapalit natin. Yan. Same brand, same size. Nakita ko lang yung picture nito sa ano eh, sa tindera. Pero ito itatago ko lang and ayusin natin yung ano niya sa loob piston. Okay, diyan ka. And dito tayo sa isa. Ah, natuluan yung flooring ng sahig. Ayun, buwan. Fluid. Okay. Ito, yung tornilyo na to papalitan natin. Meron akong pampalit nito. Ito. Yan. Ang gawin ko nito, lagyan ko muna ng fluid siya dito sa hose. Yan. Lagyan ko ng kaunti. Tapos kunin ko yung lock dito sa kabila. Ito. Yan. Ang lock na to, ilipat ko siya dito. Okay. So, standby tayo. And ito yung gagawin natin mamaya pagka nagara tayo. Binili ko ito 1.5 meter para pag nag-bleed. Para pag nag-bleed tayo dun sa fluid. And ito yung sinasabi ko na natanggalin ko siya dito and ililipat ko siya dito. Yan. Okay. And ikakabitan natin pero lilinisin ko muna yung pagkakabitan. Yan. Kung
natin tayo ng dilim nito. Bali, ito yung ano na yan, yung rod ito. Ito. Yun yung tumutulak sa piston ng master clutch master. Ito. Pag nag-apak yun doon sa ano, tingnan nyo yan. Pinapakan mo yung clutch. Yun. Yun, ganun ang nangyayari. Okay. So, maghahanap muna ako. Pagawa muna ako ng tornilyo. Kasi nasira yung tornilyo. And ito, kakabit doon sa ano nyo? Ito. Dito yun ikakabit. Doon. Okay. Isa nakakuha na ako mga ka-DIY. Itong medyo maganda-ganda kasi makapal. Itong iba, medyo manipis. Idudoble ko na lang siguro. Naring ko siyang lock. Okay, so ilagay ko na yung ito, yung master. Walang ilaw. Tiga-tiga tayo dito. Okay, nakikita niyo ba? Dilim, pasensya na. Okay. And maiwan yung ano niya, titi-titi. Magkapasok. Swak na swak siya mga ka-DIY. And lagay na natin yung tornilyo. Gawin kong tagdalawang tornilyo para okay siya. Lagyan ko ng lock. Oops, nahulog. Higpitan na natin. Ito yung 12. Dito lang sa baba pwede, kasi dun sa taas hindi pwede. Tama na, hindi masyado maigpit para ano, hindi nagkakaproblema sa pagkalas. Kasi kung makahigpit, wagas eh. Thank you.
Hindi rin pwede ganito ng rakset kasi masikip. Tiyaga-tiyaga lang ganito. Tatapos din natin yan. Dandahan. Yay. Yes. Yeah. Ayan, naipit natin ng konti. Ay, hilog talaga. Okay, dito na tayo sa taas. Naligaw yung hose mga ka-DIY, napunta sa ilalim. Yan, dapat dito siya tumaan sa baba. Mali na suotan. Si babaw. Pasok na natin sa titi. Yung ano niya. Hindi makita. Madilim na mga kaibigan. Ito. Ayan na. Nakakabit na mga kaibigan. And ito na rin. Nailock na natin yung ito. Yung hose niya. Ayan, medyo madilim na kasi. Ito yung hose. Ayan, and ito yung bulb nya. Bago natin ilagay ito, lagay muna natin ng fluid yung resibo. Ayan, hintay natin doon na tumulo sa bulb na yan. Hintay natin na tumulo doon bago na ilagay yung tubo. Hintay natin na tumulo mga dyan, mga kaibigan. Okay, so ayan mga ka-DIY, tumutulo na. Mahulugan, nagkaroon na ng laman yung cylinder. Ayan na natin ibabalik yung tubo. Yes, iwasan lang natin na
huwag madamage. Iinit sa kamay ng fluid. Ayun, mahirap talaga magtrabaho mga kaibigan. Lalo na't ganito, wala kang taghawak. Okay. And pagkatapos nito, bibilid natin sa doon sa ilalim sa secondary. Siguro maluwag pa, sumisirit. Medyo ano na rin ito, bilog na yung ano niya, yung kaya kanina ginamitan ko ito ng yabi tubo. Ayun na, pumasok na ulak. Bakit kaya? Wala. Sampai
magdagdag pa tayo ng plumid. Kailangan talaga natin na i-bleed doon sa lalim. Medyo may ano pa to, may tagas pa, kailangan pa ng gunting higpit. Medyo mahirap lang kasi baka maputol. Kailangan na lang i-bleed sa silalim. Okay? Sama natin. Okay, so bali ito yung gagamitin natin na hose doon sa silalim para makuha natin yung matatapon na fluid. And mayroon akong ito, yung pangbukas ng yung bleeder, yung drain plug doon, bleeder kumbaga. Okay, so yan, pinuno natin yung reservoir, yan yung tanke nya, then binukas ko na rin yung plug sa ilalim, yung drain plug, yan yung bleeder nya. I-pump natin ito hanggang bumaba yan, hanggang lumilis yung lumalabas nung sa ilalim. Yan, may hangin pa, pumubula-bula pa siya, saka maitim pa yung dumadaloy. Gawin natin dyan yung luminaw talaga siya para malinis yung ano niya, yung laman. Wire ng putol. Yan. Yung bumubula-bula pa siya konti. Magan may hangin pa siya. I-pump natin ulit sa taas. Para malinis na malinis yung ano niya, fluid. Spump natin ulit. Okay, mabilis yung fluid. Kala siguro hangin. Isara na natin yung bleeder niya. Isara natin ito ang bleed. Tamay lang natin sa tamang level. Yung malinis na. Yan.
malinaw na yung tumutulo, pwede na siyang isara. Ayan. Tapos na tayo pagkasara nito. Ang linaw ngayon ng ano natin. Ang linis ng fluid natin ngayon. Nakakapagod din mga kaibigan. Yun, tumigas na. Yes. Matigas na siya. Aka DIY. Subukan ko kung makita natin doon sa ano, yung pag-apa ko kung bumababa. Kapagod. Pero meron pa siyang konting leak. Ayan o. So, mawawala din yan. Pagka kinalawang yan, mawawala din yan. Hindi na kasi mahigpit na gusto. Ano na siya, matigas na. Baka maputol pagka pinilit ko. Bale. Mawawala din yan. Importante, may clutch na. And higpitan ko pa ng konti doon sa ilalim. I-final ko yung higpit doon sa bleeder niya. Kasi baka maya sumirit din doon. Ito, tingnan natin. Ayan, matigas na. Hindi naman dito lumalabas. Ayan. Hindi na siya tumutulo. Matigas na siya. Saka di na bumabalik. Hindi na bumabalik yung fluid. Hindi natin kung bumabalik. Kanina yung luma, pag-apak dito, bumabalik yung laman. Yan. Klaro, wala siyang ano. Hindi na bumabalik. Okay. Ayan, and ito yung ano natin, and ito gagawin ko rin ng video yung pag ano nito, pag linis, pagpalit ng ano nya, repair kit, para kung sakali o kung meron tayong makakilala na nangangailangan ng mga ganito, or pwede ko siyang dalhin lang para may reserba. Diba? Tulad nung repair kit nung sa ilalim, meron din ako. Yung sa, ano, yung sa secondary. Meron din akong binili na repair kit. Doon ang dala-dala ko lang para siguradong meron pang palit kung sakaling masiraan. Okay, so yan lang mga ka-DIY. Meron naman tayong natapos na project, and ikakabit ko na yung battery. Tinanggal ko muna kasi para wala ako ditong halimbawa magkaroon ng may mas short, hindi walang problema, kaya inano ko muna, tinanggal ko yung battery. Okay, hanggang sa muli, hanggang sa mga susunod pa natin ng mga videos. Matagal di ako nakapag-upload, ngayon lang muli, siguro may 4 na buwan di ako nag-upload, o 5 yata. Okay, so hanggang sa muli. Bye.